Good day mga kasaka. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. At panibagong video, panibagong vlog, panibagong update na naman. So, medyo matagal-tagal na hindi ako nagpakita sa video, no? Kumusta kayo? At ngayon ay January 5, 2023. And muli, Happy New Year sa lahat, sa mga subscribers at sa mga nagagawi sa video ko. Maraming salamat sa mga nadadagdag na subscribers. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para update kayo sa ating mga ginagawang video. So, ang video ko dito ay about sa aking pag-bababoy, pag-kambing, pag-rabbit. Ayan, so meron tayo ditong mini backyard farm. So, ayun, mga kasaka, mga subscribers ko, napanood nyo ba to? Ngayon ko lang nakita, no? Nakakalungkot, nakakadurog ng puso. At syempre dahil magbababoy din ako at affected, and ramdam ko yung bigat, yung lungkot, panghihinayang. Syempre ginugol na natin, o ginugol na ni ma'am, yung kanyang oras, yung kanyang lakas. Nag-share pa nga siya sa atin ng mga experience niya. Matagal na rin ako kayo ma'am naka-subscribe yung isang account ko dito sa Simpleng Magsasaka. Ngayon lang naka-subscribe ako. Grabe. Ang bigat sa pakiramdam, yung tipong parang ako yung nawalan. Parang ako yung naka-experience. Actually dito sa amin sa Bicol, sa 4th District or dito sa municipality ng Malinao, nagkaroon din kami ng experience na nagkaroon ng ASF dito. Pero hindi dito sa aming lugar. Pero dahil sa sobrang takot, nag-inform yung mga chismis na lahat ng baboy ay kakatayan within 500 meters mula dun sa virus. Papatayin yung mga baboy. Dahil yun nga, sa chismis sa pagbabalita ng mga kalugar namin, pati kami affected, natakot, pinagkakatay namin dito yung mga baboy namin at yung iba binenta namin. Bumaba talaga ng halos yung buhay nun, or yung karne, nabibenta na lang namin ng 150. Tapos yung buhay na baboy, halos gusto na lang hingin. Pero nagkaroon ng ASF dun sa lugar namin, dito sa municipality ng Malinao, pero malayo kami. Tama po mga kasaka, hindi po ako marunong magkwenta ng meters. So ayun, para palitin yung kwento, paikliin yung kwento, nawalan din kami dito ng baboy. 3 years ago, natigil yung pagbababoy namin. So, pero nung nalaman namin na hindi pala kami affected, pwede kami mag-alaga dito. So ayun, tuloy-tuloy na. So kaya bilang magbababoy kay ma'am sa Tersagi,
TV. Nakikiramay kami, ma'am, sa pinagdadaanan nyo ngayon. At laban lang, tuloy lang. Ganoon naman talaga tayong mga Pilipino na dumadanas ng mga ganyang pagsubok. Malulungkot, malulumo, manghihina. Pero pag nakaiyak na, nakahinga, nakapagpahinga na, ayan, lalaban ulit, tutuloy at magsisimula ulit. Grabe. nalungkot ako at naluluha nga ako eh. Hindi lang dahil yung sinapit ni ma'am, at nalungkot din ako dun sa mga baboy. May mga anak pa pala. Grabe. May buntis, tapos 12-12 pa yung mga biik. Grabe, no? Magkano yung biik ngayon dito sa amin? 3-5. Tapos yung bentahan ng karne, 250 to 280. Tapos yung live weight ay 160 to 180. Diba? Grabe. Pero ganun pa man, yun, sa mga nakasubscribe din kay Ma'am Tersagi, ayan. Try natin na i-comfort siya. Ayun. At grabe, nakakalungkot na experience 'yon. Ayokong makita yung future or yung sarili ko sa ganung sitwasyon. Pero ika nga, sabi nga ng iba is yung ESF mahirap i-trace. So sana matigil yung importation ng karne. At sana mag-focus tayo sa mga produce ng mga taga rito lang sa lugar natin. Huwag natin tangkilikin yung mga baboy o karne mula sa ibang bansa na pinapasok dito sa ating Pilipinas, dito sa bansa natin, tapos binibenta ng mas mura. Pero nakamura nga tayo, hindi naman tayo sigurado. So mga kababayan ko, umpisan natin, no, sa mga sarili natin, umpisan natin na tangkilikin yung sariling atin, tangkilikin yung sariling produce ng mga kababayan natin. Magsimula tayo sa lugar lang natin. Pag naubusan dito sa lugar, diyan sa lugar nyo, saka lang kayo lumipat ng kabilang lugar. Isipin natin yung magiging epekto pag tayo ay nakapagpasok ng mga ganyang virus, dahil hindi natin nakikita yan. Ito, konti pa lang ng aking baboy, dahil nga ayan, natigil, tinamaan ng bagyo, ng malakas na bagyo na giba. Yung bagyo pa nga lang eh. Grabing nakakadurog ng puso. Paano pa yung mismong yung mga pinagkukuhanan mo o ginagamit mong instrumento para kahit papano is umangat-angat sa buhay. So sana matigil na yung pag-i-import ng karne mula sa iba't ibang bansa. Ayan, 9 days na lang ang aking aantayin. At mga anak na si Matet. So kakatapos ko lang maglinis.
Oh, dumumi na naman pala sila. Yan yung isang yun. Ah, paborito niyang spot yan. Hinihigaan niya yung may tubig dito sa kainan. Tapos dito rin sila umiihi. So, linisan ko na lang. So, ito naman ay pangalawang araw. Pangatlo. Yan. At aantayin natin sa January 23 or 24. Yan. Sana tamaan. Ang bigat sa loob ng napanood ko ngayon na vlog ni Ma'am. So, ayun, hanggang dito na lang mga kasaka. Muli, sa maabot ng video na to, please subscribe and hit the notification bell para update kayo sa ating mga ginagawang video update dito sa ating backyard farm. So, hanggang dito na lang. Laging mag-ingat, laging magpalakas. Iwas COVID at iwas ASF. So, this is Edgar. Laging nagsasabi, sa simpleng pamumuhay, masaya ang buhay. Peace!